Kuha kami ng talagang yung mamahalang, of course, ng mga viewers, yung gusto nila, kung sino yung request nila. Basta importante, we will do this ng tama. Di ba, Tony? No? That's all legal. Wala silang contracts. They're free. They can... Kuha kami ng talagang yung mamahalang, of course, ng mga viewers, yung gusto nila, kung sino yung request nila. Basta importante, we will do this ng tama. Di ba, Tony? No? That's all legal. Wala silang contracts. They're free. They can... Kuha kami... Welcome back, mga Kaldab. Well, dalawang beses ko pong pinaulit yan, mga Kaldab. Siguro, isa sinabi po ni Willie Revilla may mga Kaldab, may patama po siya. Real talk, mga Kaldab. Hindi ko alam kung saan nga po ba o sino nga po ba yung pinapatamaan niya rito, mga Kaldab. Pero ito, mga Kaldab, respeto na lang po sa GMA at sa 8 Bulaga. Sino po kaya yung pinatatamaan niya? Sino nga po kaya yung matatamaan sa mga sinasabi ni Kuya Phil? Real talk to, mga Kaldab. Totoo naman po yun, di po ba, na ang viewers nga po, eh, kumbaga, sila po yung masusunod, di po ba? Sila po yung pipili kung sino nga po ba yung gusto nilang panoorin, kung gusto, sinong gusto po nilang maging, yung iniidolo po nila, o maging sa television man po, mga Kaldab. Mahirap pong i-explain, lalo na nga po yung nararamdaman po natin, pero sabi ko nga po sa inyo, may pinatatamaan si Kuya Will. Kung sino man po siya, mga Kaldab, eh hindi po natin alam. At siguro, mga Kaldab, eh kayo na lang po bahala humusga. Di po ba? Ang sa akin lang, mga Kaldab, eh kung ano po yung nasa loob po ninyo, ituloy nyo lang. Di po ba? Kasi paglabas nga po ng AMBS sa Channel 2, malaki pong pagbabago. Narinig nyo naman po, mga Kaldab, ha? Kung sino po yung gusto ng tao. Respeto na lang po sa 8 Bulaga at sa GMA. Siguro, mga Kaldab, kung wala po, ito senaryo ko lang, ha? Kung hindi po nakakontrata siguro si Mengay at Isoy, malamang kukunin po ito ni Sir Willie, di po ba? Real talk, mga Kaldab, kasi kahit naman po sa GMA7, alam na alam niya kung sino nga po ba talaga yung popular, kung sino nga po ba talaga yung hahakot dito. Matakot na po kayo, lalong lalo na po sa 8 Bulaga at sa GMA. Narinig nyo naman po yung gustong sabihin at ipahiwatig ni Sir Willie. Sinasabi niya na yung mga netizen o mga viewers o mga yung mga Marites, sila po ang magsasabi at pipili kung sino nga po yung karapat dapat na ilagay niya sa kanyang show at sa ibang show pa sa AMBS. Eh po ba? Ibig sabihin lang to, mga Kaldab, magkakaroon nga po ng balasahan. Yung tipong hindi porket artista ka ay kukunin ka nila agad. Ibig kong sabihin, mga Kaldab, parang babasi nga po si Sir Willie sa mga netizen kung sino nga po ba yung kukunin niya at kung sino nga po ba yung hindi. Real talk to, mga Kaldab, ba? Napakaganda nga pong balita at talagang masasabi natin na kung nasa GMA 7 po siguro to, malamang alam nyo na yung pupunto natin, pero wala eh. Pero sabi ko nga po, ito'y aking senaryo lang. Kung sino pa po yung matatamaan dito at masasaktan, alam nyo na kung sino. Di po ba? Ang sa akin lang, binibigay ko lang po yung update. Na talaga naman pong napakaganda pakinggan. Hindi lang po sa True Blooded Aldab Nation, siyempre sa loob po ng manonood sa AMBS. Kasi pwede po silang mag-request, di po ba? Na ito, meron silang teleserye, ganito ganyan. Di po ba nakakatawa? Real talk, mga Kaldab. At siyempre, tatapatan niya ang Showtime tsaka yung 8 Bulaga. Ano na mangyayari? Di po ba kung yung nasa loob nga po ng wawawin, eh pilimpili? Di po ba? Kumbaga sa buhangin, eh binistay na siya. Ibig sabihin nun, eh pinong-pino na talagang masasabi natin na hinugot pa po sa dami ng mga netizen, sa mga dami ng nag-react. Di po ba? Real talk to, mga Kaldab. Ito na po, ha. Totoo po ito. Baka may mag-react na naman dyan, ha? Fake news ka na naman, Mr. Destiny. Ito, boses na po ni Sir Willie yung napapakinggan at napapanood ninyo. Baka sinabi nyo na naman, inedit ko na naman yan.
gumagawa na naman po ako ng ng sarili kong senaryo. Ang sa akin lang, natutuwa lang po ako sa video na yan. Kaya po ipinakita ko para po sa mga mami, sa mga tita, sa mga senior. Kumbaga, eto na, nagsisimula na po dahil naglalabasan na nga po yung mga taong masasabi natin na magpapabuhay sa Aldab Nation. Yung tipong kailangan pa pong may maglabasang ganito para lang po lumabas tuluyan yung Aldab Nation. Ibig kong sabihin, para may malaman din po itong GMA Network na kumbaga hindi pa po huli yung lahat. Kesa po tuluyan lumubog ang Itbulaga, dapat gawin na po nila to. Real talk mga kaldab, dahil kung tuluyan po silang magmamatigas at tuluyan po nilang hindi papakinggan ang mga netizen at ang mga viewers, mababaliwala. Di po ba? Gaya nga po ng sinabi ni Sir Willy, sa viewers po talaga sila at sa mga netizen kukuha ng mga artista. Ibig sabihin yan mga kaaldab, kumbaga pilim-pili, di po ba? Well, ulitin ko lang po, ito real talk to mga kaaldab. Sa ayaw man po sa gusto ng GMA Network at Itbulaga Management, wala na po silang ibang magagawa kundi ibalik po ang tambalan nila Mengay at ni Tisoy. Alam niyo kung bakit mga kaaldab? Gaya nga po ng sinabi natin, ilalampaso nga po sila ng mga maglalabasan nga po sa AMBS. Real talk yan, narinig nyo naman po yung sinabi ni Sir Willy mga kaaldab. Uulitin ko po, hindi ko po ito ipinopromote. Wala po akong pinopromote dito. Ipinapakita ko lang po at ipinadadama sa mga taong nakikinig at nanonood po sa video natin na kumbaga sa tingin po ninyo, di po ba dapat na nga pong ibalik ng GMA ang Aldab, dahil once na magsimula na po ang show ni Sir Willy, talagang napakaganda, di po ba? Sabik na po talaga siyang ibalik ang showtime sa ABS-CBN. Napapangalanan nga pong AMBS. Well, common sense na lang po. Ulitin ko to sa mga taong ngayon lang po nakapanood nito. Hindi po ito pinopromote. Pakinggan nyo na lang po yung sinabi ni Henyo Master Jovid, ni Sir Willy mga kaaldab, na pagpapatunay lang po at may respeto nga po sila sa mga viewers. Hindi po katulad ng GMA at Itbulaga na kahit anong hiling po ng mga viewers ay hindi po pinapansin at pinapakinggan.